alas 6, kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sa alas 6, dahil rito ikaw ay tiyak na magiging wise. IC sa alas 6. Good morning. Kumusta na po? Good morning sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Wednesday. Miyerkules na po, midweek. Grabing bilis ng araw, no? Oy, November 3. Balik na ho tayo sa ating pong realidad. Back to reality. Balik po tayo sa ating pong mga trabaho. Tapos na ho ang ating pong bakasyon after we celebrate or pag-alala ho. Sa panahon po ng Undas, All Saints Day, All Souls Day, at balik na ho lahat natin mga manggagawang Pilipino sa kanila pong usual na mga gawain sa inyo pong mga opisina, sa mga workplaces po ninyo. Ha? Huwag pa rin pong kalimutan na kapag kayo po ay lalabas na po ng inyong puntahanan, ay magsuot pa rin po tayo ng mga panangga. Panangga ho sa COVID-19, hindi ho sa ulan, sa COVID-19. Meron pa rin pong COVID-19, kaya magsuot po tayo ng ating pong face mask. Sana naman face mask na lamang po, no? Pero pinag-uusapan po yan sa ating pong inter-agency task force, kung yung pong face shield, tuloy na ho nga tatanggalin na ho yan. Kahit na ho, yan po ay gagamitin lamang po for indoor purposes lamang po. O yung po mga close areas, ha? Pero sabi nga po ng ilang po mga eksperto, bukang pwede na ho yata, no? Pwede na ho yata yung face shield na tanggalin na ho. Yung pong face mask, mas maigi pong ugaliin pa rin po natin ang pagsuot po ng face mask. Ha? Importante ho yan. At least natatakpan po ang ating pong ilong, natatakpan rin po ang ating pong bibig, na yan po ang possible po na pasukan o yan po ang point of entry ng virus. Ha? It's either malanghap po ninyo o di kaya ay yung pong droplets ay papasok po sa inyo pong nostrils, at the same time ang mga laway po ay baka dumapo po sa inyo pong bibig, mas maigi po yung nakatakip po. Ha? At doon naman po sa ilan po natin mga kababayan, ha? Na yung pong kanila pong face mask ay pinaulit-ulit. Eh, hindi ba ho ninyo alam kapag meron ho kayong kausap, baka natalsikan ho yan. At inyo pong nahawakan niya, tapos tinanggal ho ninyo, tapos ilalagay ho ninyo sa inyo pong mukha, gagalawin ho ninyo pong mukha. Ayun, yan po'y possible po na transmission. Diyan po pumapasok ang virus po, ito pong COVID-19. So kailangan, kung nagamit ho ninyo ang inyo pong face mask sa isa pong mataong lugar at meron ho kayong kaharap na wala ho siyang face mask at alam mo ninyo, tumatalsik po. Pasensya po sa mga nag-aagahan, ha? Tumatalsik po yung kanila pong laway. May umuubo ho sa harapan ninyo. Iwas-iwasan na ho ninyo at huwag nyo na pong gamitin ulit. At itapon na ho ninyo ang face mask ninyo, ho. Ha? Para at least hindi po yan ang pagmulan po ng pagkalat pa ng virus po na COVID-19. So yan po ang ating pong paalala. O ilang araw na lang ba, ano, before Christmas? We have 52 days before Christmas. At kaya ko nabanggit to yan dahil nga po ay mukhang yung pong inaasam ho ng ating mga kababayan na tayo po'y magkaroon po ng very, very happy Christmas or Merry Christmas. Dahil nga po yan sa pababa na ng pababa ho ang ating pong mga cases po sa ating pong bansa ng COVID-19 cases. At katunayan, sa datos ho ng Department of Health, ito po, as of yesterday, ng hapon, November 2, ito po, nasa 2,303 na lamang ho tayo. Kita nyo? Parang nagugulat ho ba tayo? Totoo ba to? Totoo bang nangyari ho yan? Itong 2,000 na lamang po ang kaso na binibilang po ng ating pong health department. Totoo ba to? Ayan, totoo po yan. Yan po ay numero ho yan. Na real numbers po yan. Galing po yan sa Department of Health. So ito po ang mga numero ngayon na talaga namang pababa na ng pababa. Parang pwede na ho natin masabi, no, na talagang ang Delta variant o di kaya ang anumang mga variants po of concern
ano ba ho yung mga nagsisilabasan pong variant, eh masasabi na ho natin na napuksa na ho natin. Tinalo na ho natin ang COVID-19. Bakit kanyo? Ito po ay sa pakipagtulungan ng ating pong gobyerno at the same time tayo ho. Kayo mismo ho, tayo po ay ang dami na ho nating kaalaman, impormasyon na equip po tayo. Ibig sabihin po niyan na hindi na ho tayo nagpapabaya. So, talagang tuluyan na ho natin napuksa po ito pong COVID-19 at nandyan na lamang ho siya sa palipaligid at mahina na ho ang kanya pong ibinubuga pong viral load. Yan po yung ano no? Yan po ang katunayan kung bakit ito pong COVID-19 ay halos hindi na ho hindi na ho nagpe-penetrate po sa ating pong ilang po mga kababayan. Dahil nga ho, meron ho tayong dagdag na home protection, which is ito pong bakuna. So, kapag kayo po'y bakunado, tandaan ho ninyo, once you are vaccinated, kayo po ay may dagdag pong antibodies na lumalaban po dyan. So, ang viral load na papasok ay mas lalo pang humihina po ang virus sa inyo pong katawan. Kaya ganun po ang benepisyo pong naibibigay po ng bakuna. At the same time, oy thank you nga pala kay Ma'am Nancy Rimonde. Meron po ngayong breakthrough at meron pong impormasyon ng mga health experts po natin na kapag kayo po ay tinamaan ng COVID-19 tulad ko, 'di ba? Nabakunahan ako, nagka-COVID ako, less po asymptomatic ako, gumaling ako, nawala ho yung COVID. Ibig sabihin pala daw noon, mas lalo ka pang mapoproteksyonan kung ikaw po'y tinamaan ng COVID. Hindi ko naman dinadalangin po na kayo po'y tamaan. Huwag ko. Basta kayo po ay after vaccination, tinamaan po kayo, naku, mas tumataas po ang inyo pong antibodies po dyan. At lalo kayong hindi matatablan ho ng COVID-19. Naku po, ang ganda pong balita po yan. Tapos, magbo-booster shots po tayo. Naku, paano yan? Tuluyan na ho talagang mapupuksa at matatalo na ho natin ang COVID-19. Okay? So ito po yung numero. Kita ho ninyo, ang number of deaths rin po ay pababa na ng pababa na rin po yan. At yung positivity rate ng percentage ay nasa 6.8%. Ang number of recoveries tumataas po, 4,677 per day with 97%. Yan, no? Na nalalamangan na ho natin ang tinatawag nito yung porsyento ng mga active cases at yung positivity percentage mas mataas na po yung gumagaling. Yan dapat po talaga. Tapos tingnan ho ninyo ang number of yung percentage po ng utilization rate po natin sa buong Pilipinas. Nako, less than 50 na ho. Ang ilan po ay less than 30% na. Maganda ho yan. So ang ating po mga healthcare workers ay nakapagpapahinga na ho dahil nga hindi na ho masyado pong hindi na ho pinipilahan po mga ospital. Ibig sabihin, less na po ang nauospital. Kaya nga, ang sabi nga po ng Okta Research Group, ito sabi nga po ni Professor Guido David, sabi ho niya, we are seeing an actual trend na bumababa talaga ang cases, hindi lang dahil kumakaunti na po ang testing. Kumakaunti na po ang testing dahil kakaunti na lamang po ang tinatamaan o yung pong nagkakaroon po ng COVID-19. It means, ito sabi ho niya, if I may quote, it means na talaga bumababa na po ang cases natin sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, pati na rin po sa iba't ibang regions po sa bumansa. Overall, pababa na po ang trend sa bilang ng kaso na sa most provinces and LGU sa buong Pilipinas. Mukhang gumaganda po ang sitwasyon. Sana patuloy na ito hanggang Pasko. Kaya, we have a very Merry Christmas po sa darating pong December 25. At ang sabi nga po dito po sa kanila pong datos, ang Philippines had 2,303 new cases as of November 2, the lowest daily number in more than 7 months po ang nakalipas. This pushed 7-day average down to 3,855, also the lowest in 7 months. The one-week growth rate was negative 20%. And yung ating pong reproduction number sa buong Pilipinas ay 0.51. So yan po ang kagandahan po sa proteksyon na meron po tayo ngayon at tuluyan na pong bumababa. Ito maganda ho dito
Dahil nga po, ang lungsod ng Quezon po ang may pinakamarami hong populasyon sa buong Pilipinas. O kita ho ninyo, kaya po gumawa sila ng Quezon City Special Report, no? So, inisa-isa ko na po yan para madali po maintindihan. Bakit nga ba gumawa sila ng Quezon City Special Report? Dahil nga po, minsan, ang QC talaga ho, ang lagi ho nangunguna sa number of cases. Pero ngayon, sila po ay may tuturing na pong low risk. Bakit kanyo? Dahil po, yung kanila pong one-week growth rate, yung one-week growth rate po sa QC, sa Quezon City, is negative 7%. Ha? Talagang mababa na po yan. Ha? Kung makikita ninyo sa graphics, ha? Yan po, pababa na ng pababa po. Tapos yung other ho natin, average daily attack rate po dito sa QC, ay nasa 5.97 per 100,000 population per day. So yan po, magandang numero po yan. At the same time, yung reproduction number po natin, na napakababa, 0.50 na po. Tapos yung positivity rate is 5%. Ang hospital bed occupancy sa mga hospital po dito sa QC ay nasa 42% na lamang po. At yung ICU bed occupancy ay nasa kalahati, kalahating porsyento or 50% na lamang po. So ganun po kaganda ho ang sitwasyon dito po sa QC. Lalong-lalo na po kapag pinag-uusapan yung pong malaki po ang populasyon. Tulad po ng QC at the same time po ng lungsod ng Maynila. Tayo po ang pinakamarami hong populasyon ko dito. So, ibig sabihin po niyan, dito po sa Quezon City, kung wala lang ho kung numero, no? Pero I think marami na ho ang nababakunahan dito at halos marating na ho natin ang 100% fully vaxxed na po ang ating pong mga taga Quezon City. So yan po ang kagandahan. Ah, bumababa na ho ang bilang ng ating po mga tinatamaan po ng COVID-19. So good numbers, good news para ho sa atin ho yan. So eventually, siguro ang sabi nga ho ng OCTA, sila po'y pabor na kung maaari mailagay na sa alert level 2. Ah? So balikan po natin ang mga alert levels para sa kaalaman po natin po mga kababayan. Baka nakakalimutan ho ninyo, ha? Ang alert level areas po until November 14, nagsimula po yan on November 1. Ito po ang alert level 4, ang Aurora Province, ang Bacolod City, Negros Oriental at maging ang Davao Occidental. Ang alert level 3 ho, tayo, NCR, Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo City, Siquijor, Llano del Norte, Davao City, Davao del Norte at maging ang Baguio City. Pero meron pong kulatilya. Ang sabi po dito, included as an area for special monitoring pa rin po ang lungsod ng Baguio. At ang alert level 2, ito na po yung mga areas na medyo hayahay na kayo dyan. Medyo maluwag na. Ah, yung pong inyo pong mga establishmento, mga restaurants at ilang pa mga lugar, pwede na po kayo nasa 50% po ang venue capacity. Ah, 50%. At kung sa outdoor naman, indoor po yung 50%. Na kung outdoor naman, pwede na ho kayo mga 70%. Medyo marami-rami na po yan, no? Ito po yung mga lugar. Angeles City, Bulacan, Javicia, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Batangas, Quezon Province, Lucena City, ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo. O yung Aklan, tulad po sa Boracay Island. Alert level 2 na pala kayo dyan. Sa Negros Occidental, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue, Cebu Province, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental, Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur at maging ang Davao Oriental. Kita niyo to, itong Cagayan de Oro City, di ba naalala ho ninyo? Sila po yung mga nasa huli pong na ilagay po sa ECQ tapos nag MECQ. Pero ngayon, kita niyo, bigla hong baba ng mga kaso ho dyan ng COVID-19, kaya sila po ay isinilalim na rin po sa alert level system at nasa alert level 2. Yan po, kagandahan talaga, no? Kapag ang LGU ho ay nakipagtulungan at patuloy po ang kanila pong response, ha? Para ho puksain talaga po ang COVID-19, katuwang rin po sa pagpapabilis po ng ating pong vaccination rollout po dyan. May ilan pa ho mga kulelat, ha? Na mga lugar na hindi pa rin po nakakapag abot po ng 100%, di kaya 50% ng kanila pong populasyon na nababakunahan. Kaya maigi pong kailangan, bilis-bilisan po natin
ang ating pong vaccination po dyan. Ano bang update sa ating pong vaccination ngayon, ha? Para sa kalaman ng ating lahat na, ating mga kababayan. Sa buong Pilipinas po, nasa 31.9 million na po ang first dose. At ang fully vaxxed po sa buong Pilipinas ay nasa 27.3 million. Medyo mababa po yan. Pero siguraduhin natin, no, na mararating po natin yan kama na end of November at pagpasok po natin sa darating pong December. 59,316 ang total doses administered na rin po. Dito po sa NCR, tayo po ay nasa 9.4 million na pong first doses at ang fully vaxxed po ay nasa 8.5 million doses na fully vax, which is katumbas po yan ay 87.78%. Medyo marami-rami na po. Naku, pagdating siguro na end of November, no? Nasa 90%+ na siguro tayo. At siguro pagdating ng bagong taon, yan po ay 1%. Hari nawa, tayo po ay manalangin po. Pero meron pong bad news. Dahil nga po, pinag-uusapan po natin ang bakuna. Naku, meron pala daw hong mga na-damage, mga nasunog, mga nasira po, mga bakuna dyan po sa lalawigan po ng Zamboanga del Sur. Kaya hingi ho tayo ng update po mula sa Special Advisor po ng National Task Force at maging ng Department of Health, walang iba kundi si Dr. Ted Herbosa para alamin natin ano ba nangyari dun sa Zamboanga del Sur. Dr. Ted, good morning sir. Si Alex Santos po. Good morning, Alex, at good morning sa iyong mga tagapakinig at tagapanood. Opo, pinag-uusapan nga natin ho tungkol po to sa bakuna, no? Eh, meron po tayong problema. Imbis na mapakinabangan po ng ating mga kababayan ang bakuna, eh, nasira pa at nasunog. Ano ba nangyari po doon? Ano bang unang inyong impormasyon na natanggap po sa Zamboanga del Sur, Dr. Ted? Well, yun nga, na-report na sa amin na merong sunog na naganap. Hindi mo natin gusto mangyari yun. Sa isang storage facility ng ating Zamboanga del Norte, ito ay maraming bakuna ang nasira. No? Ako. About 100,000 plus, no? Ang vials na nasira. At medyo marami-rami yun, pero kaya natin i-replace yun kasi marami tayong stockpile na yun, Alex. Mm-hmm. Ating ano, parang maabot na ng 50 million kasi may dumating na naman kahapon 2.7 million doses of Sputnik V. No. Kaya nadagdagan pa yung parang 47 plus na another 2.7. So siguro pag pinotal natin, baka nasa 50 plus na rin ang ating inventory of stockpile ng mga bakuna sa ating mga storage facility. Mm-hmm. So kaya i-replace. Ang kapanghinayang doon sa nasunog ay yung mga ultra-low storage freezers and refrigeration ng mga bakuna. Kasi biglang kahanap pa na naman ng ano for vaccination in Northern Zamboanga, saan mo na naman may bakuna ka nga, hindi mo naman ma-deliver. So kahanap pa ng alternative o bibili ka ulit ng additional na ultra-low freezer. Marami pa raman no, sa mga bakunang dumating kay Pfizer. Yeah. So, kailangan talaga nun ng ultra-low freezer. So, yan yung naging consequence niya, no? Yung bakuna kaya palitan, pero yung storage facility na nasunod, yun ang medyo problem. Ayos hindi naman ng National Vaccine Operation Center yan. Opo. Pero, Dr. Ted, initially, dahil nga po may utos ang Department of Health at maging ang NTF na imbisighan kung ano ba talaga ho ang punot tuluhan dito nangyari pong sunog. Is it po ba initially, may kapabayaan po ba dito ang local government po ba ng Zamboanga del Sur? Wala pa kaming ano, no, detalya. No? I still don't have the details. Yes, ini-investigate na ang usapan at we have no judgment pa kung ano ang cause ng fire. So hayaan natin yung mga eksperto sa Bureau of Fire na malaman ko ano talaga ang root cause ng pagkasunog. Di natin inaasahan yan. No? Yan ay part ng ating unexpected na pwede mangyari sa isang malaking national deployment ng bakuna. No. Lako, pag ganun po ba, batay ho ba sa inyo pong guidelines? Kapag meron ho bang mga nasira po mga bakuna, automatic po ba meron po bang mananaguto dito, Dr. Ted? Hindi naman automatic, no? Kung kagaya ng accidental na talagang hindi mo maiuwasan, kailangan ma-investigate at ma-prevent. So kami, ang systems namin dyan is winarningan na lahat ng mga may hawak na bakuna
At pangalawa, nagtataka rin kami bakit napakalaki ng kanyang stockpile. Yun. At so yung pa isa, no, bakit hindi na-distribute na sa mga LGU? Tama. Bakit naipon doon yung 100+ ano? So ang tanong na malaki sa amin eh, huwag kayong maghawak ng malaking quantity ng bakuna. Yes. Ibigay nyo na kaagad sa mga kababayan natin. Kasi mas maganda yung bakuna nasa mga tao kaysa nasa loob ng mga storage facility. Walang matutulungan yung bakuna sa loob ng storage facility. Tama. Ang breakdown po, if I'm not mistaken po, kung tama po itong mga figures ko po, correct me if I'm wrong po dito, Dr. Ted, no? Pfizer, nasa 88,000 doses. Sinovac, 36,000. Moderna, 14,000. AstraZeneca, 9,000. Ako po, sayang talaga ho ito, Dr. Ted. Ang dami talaga, oo. It could have been distributed all over the, ano. Well, number one, yung Pfizer, sigurado ako, dando dun yung ultra-low Pfizer, kaya siguro dando dun. So usually, yan, on-time delivery ang sistema namin. Ano? Yeah. Pagka ito yung magbabakuna sa mga malalayong lugar, dadalhin mo lang doon yung amount na magagamit mo para sa araw na yun o para sa vaccination drive na yun. So talagang wala akong ano. Pero yung mga ibang bakuna, pwede yung refrigeration. Mm-hmm. So I'm sure may refrigeration sa ibang remote. Pero bakit nakatenga dyan? So, mm-hmm. Yan ang mga question namin. Bakit hindi na i-deliver agad? Kadi-deliver lang ba yan? Or ano ba nangyari dyan? So, pag-aaralan pa namin yan. Alam, I'm sure nag-create na ng investigation task force. Opo. Para malaman at ma-prevent ang ganyang pangyayari sa iba pang mga lugar. Oho. Di ba pagkakaalam ko, Doc Ted, bago tayo nagsimula ho dito sa vaccination rollout ko natin, ay siniguro ho yan lahat, ininspeksyon, inayos, di ba, bago tayo magpadala ng mga bakuna. Pero, hindi ko maarok po kasi, Doc Ted, no, na... hindi naman siguro po ito sinadya na sinunog. Di ba, Doc Ted? Well, alam mo, mga bagong equipment ito, no? So, these are new equipment. I don't know yung quality ng electrical systems na inilagay doon sa facility na bago, no? So, baka hindi na correct yung voltage, yung correction, di ba? Tapos sa probinsya, hindi naman laging may kuryente na steady like dito sa NCR na hindi namamatay ang kuryente. Di ba? Mm-hmm. Doon sa probinsya, kung isang mamamatay na mahaba, tapos babalik. So, mm-hmm. Hindi natin alam kung ano yung mga nangyari. Ako, yun yung mga teorya ko, pero mahirap magpauna. Kaya yeah. Natin yung mga nag-imbestiga sa mismong site at malaman kung ano talaga ang cause nito. No? No. Pero malaking lesson nito, no, Alex, kasi nga sa amin kayo, ginto yan, nasa lubong po pa nga. Lahat ng nasunog yan, nasa lubong sa airport. Oo nga. Para nakakapaghinaya, di ba? Gawa ka ng panahon para sa lubukin sila. Kasi ginto nga yan eh. Tama. Kaya mga ilang buhay yan, computed mo, divided mo by 2, that's about 50,000 plus lives na pwede natin maligtas sa pagbigay ng bakuna. So, okay. Kung sa level po ng LGU, yung mga local chief executive, hayaan na siguro natin ang DALG siguro, sir, no? Magbigay ng parusa sa kanila. Pero dun po sa level po ng regional provincial health. For health development. Yun. Kasi usually sa regional, ibinetenga muna yan bago ibigay sa governor ng mga probinsya. Bago ibigay sa mga municipalities, cities and municipalities. So ganun yung direction, no? Tatanggapin namin sa airport. Yeah. I-store yan dun sa aming, sa Marikina, yung mga storage, cold storage facility dun. Pagkatapos may packing list yan, ibubuksan nila lahat yan, ililipat bawat may distribution list. Tapos ililipad yan or ililipad dun sa mga probinsya sa Mindanao. And then from there, sa regional office muna pumunta sa Centers for Health Development or Regional Office of the Department of Health dyan sa Northern. Sa dami nito, I have to assume this is in the regional office. No? Hindi ko alam yung exact detail. No? But ang question namin ay sana distribute na kaagad. So yan na magiging lesson namin, no? sa pag-process nitong mga bakuna. Inaaya namin ngayon yung lahat ng vaccination center na talagang ilipat na sa kanila. Ilipat na yung mga bakuna. Actually, hindi nga kami masyadong
yung tinasabi kong 50 million doses. Mm-hmm. Parang 18 million lang na nasa central warehouse na namin. Oo. Nasa buong iba't ibang parte na na-distribute na ho sa lahat. Distributed na siya. Oo. Hindi yan nakatenggas isang lugar. So nakadistribute siya. Ready ng ibakuna yan ng ating mga vaccination center. Oo. Okay, so ibig sabihin po, kung nasa regional level po ang may pagkukulang ho dito, siguro ang DOH ay maglalabas po siguro po ng ano, may narinig ho ba kayo, Dr. Ted, na heads we roll sa mga regional directors po dyan po sa Zamboanga del Sur? Well, we have to determine first talaga kung talagang merong negligence in terms of the far. So ayaw ko rin magpauna. Pero of course, pag kami negligence, gamit mo, hawak mo ang government property na binili ng tax man, may consequences yun at may liabilities din yun kung sino yung responsible. Okay. So paano ho yung mga taga Zamboanga del Sur, saan po sila tutungo ngayon at maghahanap ng bakuna? Ang commitment is we will replace the 100,000 plus doses easily kasi kaya yan. Kaya i-replace yan dahil ang dami nating buto-buto. Ang problema nga natin kung paano mapabilis yung pagbakuna. Oo. Pero huwag naman sana masutog para ma-inject. Oo nga, oo nga. Ay, nako talaga. Sana po maging eye-opener po to. Okay, dako tayo, Doc Ted, sa usapin na dapat na daw pong tanggalin ang face shield kahit na sa indoor. Ang outdoor kasi tinanggal na, sa indoor. Ano bang napag-uusapan? Ito po ba'y napagkasunduan na ho ba sa IATF? Meeting pa yan at pag-uusapan pa. The policy is still, meron pa rin tayong face shield policy. Pero ako personally, napansin ko nga yan, nung niluwagan ni Presidente na hindi na kailangan mag-face shield sa outdoor, labas, sa outdoor, dala-dala ko pa rin yung face shield ko kasi pagpapasok ako sa building, nahanapan ako ng guard ng face shield bago ako pupasok. So, dala-dala ko rin siya. Minsan, maiwan ko sa kotse, hindi rin ako makapasok. Babalik pa ako, tapos ipukunin ko yung face shield para papasokin ako doon. So, I think sa NCR, I will speak about NCR, no? Sa NCR, at the level of vaccination, yung mga pinakita mong vaccination rates natin, no? Taas-taas sa NCR, I think we can remove one level of protection, no? Yung optional, pwedeng optional na yan. Ayan, yung sa NCR, nasa 87%. Yun. So, yung pangako ni Chairman Abalos na magna 90% tayo sa November, mukhang magiging totoo yan. Kasi in a few days, mahihit na yung 90% fully vaccinated. Tapos, mabilis na una rin tayo sa NCR ng mga bata, ng mga teenager, 17 to 12 years old. So, ibig sabihin po, Doc Ted, maaring ang ilalabas pong resolusyon po ng IATF, sa NCR muna, tanggalin po ang face shield. Tama po ba? Ako, ang payo ko, tanggalin na. All throughout, lahat. Tanggalin na. Total, may bakuna na tayo. Ako, ang feeling ko, because I think the effect ng bakuna ay mas malaki at mas maganda ang impact. Kasi nga talagang it really lessens yung course ng illness, yung seriousness of illness or cause of death. So yung face shield is an additional layer. So ang importante sa akin yung naka-face mask or double face mask. Ako, Alex, maglalabas ngayon, nasa lubong ng bakuna, nando-doble ako, yung may N95 na ako, may surgical pa ako. Wow. Tapos pag outdoor naman, hindi ko na sinusuot yung aking face shield. Pero hawak ko sa kamay ko. Mm-hmm. Kasi pagpasok mo sa loob ng any building, hahanapin din niya. Mm-hmm. So, yun yung difficulty. Ako naman yan ang, kasi hindi ako nagpo-public, di ba? Yung mga sa tren, sa bus. I think the face shield is an additional protector. So yan ang magiging debate niyan. Mm-hmm. Will you continue to encourage face shield in the yung mga 3Cs, yung crowded places, confined spaces, mm-hmm. and enclosed? So yan yung pinaka-debate. But marami na naman bansa hindi nag-pay shield at hindi tumataas yung kaso. So this is the best time to remove that kasi pa-decline. No? Ano, parang 2,000 na lang yan. Yeah, mababa na. Oho. Mababa na. That's the lowest we've had in 8 months. Diba? If you're monitoring this, the new case is 2,300. Halos bumilo 2,000 na. No? Yeah. So that's the lowest we've had. And then 6.8 na pala ang ating test positivity rate. Lumalapit na dun sa WHO's 5%. No? Mm-hmm. And then yung mortality natin, 1.5% lang. Diba? Isipin nga, napakababa yung
mga namamatay. So halos parang trangkaso na yung characteristics nitong COVID. So hindi na dapat tayo, parang ano na, live with COVID-19 na. Yeah. Kasi nga, alam mo na, kung ikaw eh, may comorbidity, high risk ka, may itid ka, high risk ka. Yung mga bata, mabakunahan natin, tayong mga vaccinated, mag-iingat mo lang sa mga crisis, sinatawag, rather than nakadala-dala mo yung patient. Mm-hmm. Okay, lastly po, Doc Ted, with regards naman po sa travel guidelines, na sinabi ho ng Department of Tourism, may mga areas na ho na hindi na ho naghahanap po ng RT-PCR test results, kundi mga vaccination card na lamang. Ano ho ba ang ano ng NTF dito? Ito po ba'y dapat pong ihalintulad na rin po sa ilang mga lugar? Dahil ito po'y listahan no, sa mga travel sa naghahanap na lamang po ng and then hindi na ho kailangan ng RT-PCR. Madami na rin po ha. At ang hinahanap na lamang po ay vaccination card. Yan po ba'y paborable ho ba? Doctor. Favorable yan, ano? Kasi ako nakuha ko na yung ating digital box certificate noong una kasi ano, not found. Mm-hmm. Pero last week siguro na-submit na rin finally ng Philippine General Hospital na nakuha ko na yung aking box cert. Mm-hmm. So yan ang gagamitin ko pag nag-travel, no? Yeah. Fully vaccinated individuals. Itong unvaccinated na lang ang hihingan ng PCR. So ganun yung ibig sabihin yung guideline na yan. Mm-hmm. Kasi madami na yung vaccinated. Sa buong bansa, 30 plus naman tayo, 30% mm-hmm. ang vaccinated. So may 70% pa na kukuha ng PCR. And nadinig ko, ang isa pang announcement kasama niyan, yung Department of Tourism is offering free PCR sa turista. Mm-hmm. So siguro may extra budget sila na hindi nila na-spend sa, dahil wala ng face-to-face meetings. Mm-hmm. Eh baka i-realign nila for PCR test for tourists. Mm-hmm. Napakaganda po nun, di ba? Pupunta kang Bohol, pupunta kang Boracay. Kung kailangan ka i-test, libre pa sa turista ka. Yeah. Pero pagka local ka yata, you have to follow the expanded targeted list of testing ng DOH or IATF. So maganda yun, yung available sa tourists yung testing para kung nagta-travel ka, may naramdaman ka or na-expose ka to positive, pwede kang mag-test ka agad. And less gastos na po yan para sa mga turista. Oo. Ang isa pa, another one that's been relaxed is itong quarantine rules of people traveling from green countries. Yeah. So ang importante lang tingnan ko anong, kasi nga may umiikot sa Viber at saka sa social media na totoo ba ito? Tinatanong ako. Nung tinignan ko, color green yung ano, tapos nandun doon nakalagay quarantine. Sabi ko, totoo yan pero sa green countries. Green countries lang. Hindi mo na kailangan ng hotel or facility quarantine pag nag-arrive ka. So titignan mo kung nanggaling ka sa green country. Okay. Kasi may yellow and red category yeah. na talaga. Opo. Yung yellow ata no, nasa 5-day swab pa rin at saka release kung negative ka. Okay, panghuli siguro po, Doc Ted, in a nutshell, pwede ba ho natin masabi po, Doc Ted, gusto ko marinig ko sa inyo, tinalo na ho ba natin ang COVID-19? Hindi pa, tinatalo. Kumbaga nasa third quarter pa lang tayo, kumbaga sa basketball game. Hindi pa final score. So ang feeling ko, tinatalo na natin at mukhang nakikita na natin yung buzzer, no? The finish line is there. I'm still hopeful na hindi na tayo mag another wave next year, 2022. But marami tayo kasing supervening events, no? Pagkaya ng campaigning, mayroon pala, may mga karaban na ako nakikita, di ba? So, alam mo, mahirap mapigilan ng political passion ng mga nangangampanya, lalo na yun. So, natatakot ako na baka ma-violate yung ating mga minimum public health standard. Tapos may election tayo on May 9, which is magdadagsa ang milyong Pilipino na voters. 60 million plus pa. Pupunta sa kanya-kanyang voting centers. Ini-imagine ko talaga kung paano. De, parang Dolomite din. Pupuntahan sila sa isang lugar. Uh-huh. So tawag nga namin super spreader events. So, yun lang. Tapos the third is the variants. No? Nakikita na rin, nagbabantay tayo. Tumaas uli ang Russia. Ang Moscow actually has no work day. Sinabay nila sa parang holiday nila. So bawal magtrabaho. Parang ano, parang may ano, live with pay sila. Mm-hmm. Parang sa bahay lang muna sila. So that means tumataas yung cases nga. I think ang report sa Russia, 40,000 cases per day. Madami. Tapos yung UK,
parang merong variant, may sub-variant ng Delta, tinatawag na A-Y4.2. And ito na lang, yan yung mga kalaban natin, yung super binning na mga super spreader event, campaign, political season, and pangalawa yung new variants na iikot ulit. Kung kaya at kaya natin, the same things we will do. Stricter quarantine, tuloy-tuloy ang pagbabakuna hanggang makuha natin yung 90% na herd immunity threshold kung tawagin. Okay, well said po, Doc Ted, that with your presence, tayo po ay nagkakaroon ng panatag na loob kapag kayo po ang nagsasalita po. Doc Ted, thank you so much ulit po. Salamat, Alex. Thank you very much. Thank you so much po. Si Dr. Ted Herbosa po, ang ating pong special advisor ng ating pong National Task Force at the same time ng Health Department. Thank you po, Doc Ted, as always. Ayun. So, tinatalo na ho natin. Hindi pa ho talaga totally na napuksa. Tinatalo na ho natin. So, meron pa tayong naantay ho na fourth quarter, ika nga, yung final buzzer. Pero, mukhang lamang na ho tayo. Ah, lamang ho tayo ng mga 10 points, ika nga, kay COVID-19. So, patuloy ho natin nun yan, ha? So, anong kailangan na natin? Pag-igihan ang opensa. Kung sa basketball pang pinag-uusapan, pag-igihan ang opensa. Huwag magmaramot. Ah, kailangan magtulong-tulong ho tayo. Pasahan, assist, di ba? Ah, And siyempre, huwag mo natin kalimutan ang depensa. Kapag maganda ang depensa natin, anong nangyayari po sa opensa? Mas gumaganda ang opensa ho natin, di ba? Pag magandang depensa, sumusunod po magandang opensa. Parang sports lang ho yan. So, gawin ho natin itong parang sports. Ito po ang nangyayari ho nating laban sa COVID-19. At harinawa, by December or sa pagpasok ko ng bagong taon, 2022, naku po, we can see a brighter light na at the end of the tunnel. Okay? So, good luck po sa atin lahat. Mag-ingat pa rin po tayo sa COVID-19. Okay, sa ating po pagbabalik, pag-usapan natin ito. Dahil meron pong mambabatas ang umaray dito po sa tinatawag ho nating certificate o yung pong kailangan daw ho natin dumaan sa seminar para ho tayo magpa-renew na ating pong lisensya. Umaray ho dito. Si Congressman Rufus Rodriguez, inimbitan ho natin dito ang LTO para ipaliwanag kung ano ba ho to. Dapat ba bang tanggalin o ipagpatuloy pa rin po itong seminar? 5 hours daw kasi. Mamaya po, ihimay-himayin po natin ito sa ating po pagbabalik. 6:39 na po ng umaga. IC sa alas na East, kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo. We have 19 minutes to go bago ho mag-alas 7 ng umaga. 6:41 to be exact. Araw tayo ng Wednesday. Good morning po sa mga maaga hong nag-tune in sa ating pong Facebook page. Sarili ho nating Facebook page at sa ating pong DWIC Facebook page. Sina Ma'am Nancy Rimonde, good morning. Cesar Lopez, ang ating pong registered nurse from UK. Si Rick Loreno. Rick, natanggap ko na yung ano mo, ha? Ang iyong padalang pabango, ha? Eh, si Rick kasi isa po itong SMEs, ha, na nagnenegosyo ho ng pabango. Tangkilikin niyo po yung kanya pong gawang mga perfume. Ayun yung mga dapat po natin mga tularan, no? Yung mga nagsisikap, ha, para at least magkaroon po ng hanap buhay sa panahon po ng pandemya. Magaling to si Rick Loreno. Sina John Carlo Marasigan, ating pong suki. John, thank you. Si Ma'am Florenda Lacaba, exercise naman tayo, Ma'am Florenda. Yung mga ano natin dyan, ha? Mga kinain natin kapon, kailangan sunugin. sino pa ba? Si Collins Bernolo. Maganda umaga sa iyo, ha? At sa ilan pa natin mga kasamahan na naka-tune in po ngayon. Si Mon Samson ay meron pong pinapabati na happy 40th birthday daw po kay Rex Kayanong ng Target On Air, ha? Yan po ay mula po sa ating pong kuyang, si Mon Samson, ng Manila Bulletin. Happy birthday sa iyo, Kuyang Rex Kayanong. Hindi, mas kuya mo pala ako dahil 50 years old na po, more than 50 years old na po tayo. 40? Yeah? Sigurado ka ba, ano? Kuya Mon, na 40 pa lang po si Rex Kayanong. Okay, happy birthday, Rex, ha? At enjoy and God bless sa iyo. Okay, bago tayo po malaot po, ito, kunin muna natin po report ni Patrol 5, Ayu Pangko. Ay, nandito na pala. Si ASEC Edgar Galvante ng Land Transportation Office, ito po'y patungkol po sa naging resolusyon po ni House Deputy Speaker at Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez. Bakit kaya?
ayaw niya bang magkaroon ng seminar? Kaya tanungin na natin si Asek Galvante. Asek, good morning sir. Si Alex Santos po. Good morning sa iyo, Alex, at sa iyong mga taga-subaybay. Opo, I'm sure natanggap na ho ba ninyo ang liham o di kaya ang resolusyon po ng House of Representatives with regards po dito na pinapatigil daw ho ito pong inyo pong tawag nyo to ang CDE. Ito pong, ano ba tawag doon? Certification. Tama ba? Comprehensive Driver's Education. Comprehensive Driver's Education. Opo. Ano pong inyo pong punto de vista ho dito po? Kung yan ay maipapasang resolusyon ng both houses of Congress, tutugon naman kami dyan o tutupad. But gusto ko lang sabihin na sinasabi sa nabasa ko dun sa kanyang press release o press statement, wala daw basihan ng LTO. But nakakapagtaka na sinasabing walang basihan, sinait naming basihan yung Section 3 ng 10930 at hinihingi din niyang ma-repeal yon. So yun din ang isang ano ko no, yung mga katanungan ko, pinare-repeal din, may basihan kami yung pinare-repeal niya no. Kaya again, susunod naman kami kung makapag-issue ng resolution, but emphasize ko lang ang basihan namin ng CD is the ano Section 3 ng batas 10930. Mm-hmm. So, ibig sabihin po nito, ASEC, ngayon lamang ho ba ito na ipapatupad, effective po nung pong simula po tayo po ay magbibigay po ng renewal ng lisensya for 10 years, tama po ba? Yes, yes. Lahat na magre-renew ng lisensya for the 10-year license validity, maging professional or non-professional driver, kailangang makumpleto yon at pasa niya evaluating examination para ma-issue siya ng certificate na nakatapos siya o nakakomplete siya. Oho. Okay, pero ano ba ho ang gusto nating marating ho dito? Para ho ba talagang maiwasan ho natin yung mga kamote ho mga drivers sa talagang walang kaalam-alam ho sa pagmamaneho, yung mga batas trapiko? Tama po ba ito? Isa yun, ano? Kasi ito actually reminder at ang nilalaman nung module na yun, ika nga, yung mga reminders about ano yung dapat na asal sa pag tayo nagda-drive. Yung traffic rules and regulation, traffic signs and symbols, yung road courtesy, no? Na sa siguro, nung gawin yung batas na yun, talaga nakikita lang may kakulangan. Kaya inutusan lang ang implementers ng batas na gumawa ng hakbang para ma-improve yung sitwasyon. Mm-hmm. Pero ang tinatanong ho dito ng ilan po natin mga kababayan, bagamat hindi naman sila tutol, pero ang tanong, bakit ganun po kahaba? 5 hours po ang seminar at pag titingin ho dito sa... Yan ang estimate na, no, para makoveran yung topic. But then, halimbawa, ito'y pwedeng kunin ng libre sa Driver's Education Center ng LTO at pwede rin online na kung saan makikita mo kung magpunta ka sa LTO portal at pag-aralan mo yung material at sa dulo nun, yung evaluating exam. Kung ikaw nakaputok, siguro matapos mo ng mas maikli. Wala namang ano doon, ano? Kumbaga, yun lang ang sa estimate na maaring haba nung ano, nung para ma-discuss yung nilalaman ng module. At kung naipasam mo yun, issuean ka ng certificate, mabigyan ka ng, makapag-apply ka na ng renewal ng iyong lisensya. Yung examination dito, yung evaluating exam, kailangan masagot mo ng tama, 50% man lang ng questions na naka-post doon. Opo. Walk us through po, ASEC, dito po sa portal ho ninyo, itong LTMS portal. Tinignan ko ho, parang ang dami ho na palang bumisita ho dito, nasa 41 million na pala ho ng mga Pilipino ang tumitingin na ho dito. Tama po ba? Yun ang na-register doon, ano, at again, kung madali namang intindihin. Ngayon, doon sa mga hindi bihasa sa computer,
yun nga ang isang platform na pwede puntahan is yung Driver's Education Center ng LTO. Kaya lang, alam niyo naman, pandemya, hindi natin in one city, ika nga, hindi natin makuhang i-maximize. No? Kaya naman, at any one time, depende rin sa laki ng classroom ng DEC sa mga LTO offices, eh limitado ang may entertain na kliyente. Kaya pagka-graduate ng, let's say, isang batch, may susunod na naman, hanggang sa lahat na nag-enroll through DEC, ma-accommodate. But again, yung portal, mas malaki ang capacity noon. In fact, sa estimate namin, kahit na 1.3 million at any one time, kayang ma-entertain o ma-accommodate. Oho. Okay, ano pong nilalaman po dito sa LTMS portal po? Can you walk us through po? Siguro para isa-isa nyo natin ang procedure po. Hindi ko, kaya maano sana kung pupuntahan nila at nando naman ang instruction kung anong gagawin, Para, halimbawa, pupunta sila sa sinasabing nakalagay doon, e-learning module, at doon, pag maklik nila yun, makikita nila yung nilalaman ng module ng CDE, yung video tsaka konting mga slides na intindihin at doon kinuha yung mga katanungan doon sa evaluating exam. Yung evaluating exam para makita kung tunay nga na nagdaan ka doon. Oho. So ibig sabihin, pag hindi talaga ho ninyo isinapuso at isinaulo po ang mga pinapakita pong video dito, talagang lalagpak ko dito, Asek. Yes, maaaring ganun. At, pero ako hindi ko iniisip na mangyayari sa napakarami yun. Kasi ang unang-una, experienceado na silang mag-drive, no? Kasi, siyempre, yung nakaraang lisensya nila, 5 years, sa araw-araw na pag-drive nila, makikita naman nila yung mga traffic signs and symbols, at yung asal na dapat nilang ipakita o gawin habang nag-drive sila. At again, ito ay reminder doon din ng mga provision ng batas, no? Na dapat, again, isa ala-ala ng mga nag-drive. At isa pang rito, mabanggit ko lang, Alex, na ito, kung say, hindi ka nakapasa sa unang pagkakataon na kumuha ka, pwede mo ulitin, no? At hanggang sa makuha mo yung kumbaga yung passing mark na kailangan. Oho. Meron ho bang dalang nakita ho dito, may sample ho dito, ito po ba'y 25 questions po ba sasagutin po ng isa pong magre-renew ng lisensya? Yes. Actually, yung 25 questions na yan, merong bank 150 questions. So at any one time, na pinipili yun at random yung mga questions at yun ang sasagutin mo. At isa pang design nito, no? Para again, ito yung pagpapaalala, pagtuturo, no? Halimbawa, yung certain number, hindi mo nasagot ng tama. Mag-indicate yun na may markang kula, no? But yung tamang sagot, mag-indicate din doon na nakamarka ng mga green. Kaya, by looking at this, kung nagkamali ka man, alam mo na ngayon ang tamang sagot. Ano? Alam mo na kung anong ma-encounter mo ulit yung question na yun, alam mo na ngayon ang isasagot. No? Opo. Meron kasi example dito na tanong. Question number one, what do you need to check in order to have a good all-around vision while driving? Letter A, proper adjustment of driver seat, including side and rear view mirrors. Letter B, windows are open. Letter C, all lights are clean. parang halos tama naman ho lahat po. Pero para sa akin, letter A, di ba? Yes, kaya nga ang dito again, nagtuturo sa iyo kung anong best answer, ano? No, kaya yun ang dapat mo indicate. Ayun. Pero hindi po ba, may Tagalog rin po ba to, Asek? Yes, I think, although hindi ko lang matiyak kung na-upload na, no? Pero merong may translation sa Pilipino at very soon may lalabas. Oo.
Tapos ito po ay hindi naman po madadaya po to, no, na baka meron pong may leak na po ng mga answers doon po sa mga tanong. Wala pong ganun po mangyari, sir. Again, ano yan eh. Kung sakaling may tanong at malaman mo yung answer, di nakuha natin yung, ibig sabihin, nakuha natin yung isang pakay niya, no, na sabihin sa'yo, kung ano yung tamang sagot, no. By that, marirremind ka na pag na-encounter mo yung ganong sitwasyon, alam mo kung ganon ang sinasuggest na gawin mo, no. Kaya, again, ito rin, yung sa 150 questions, hindi naman yan, halimbawa, kumuha kayo sa bahay, hindi man nangangahulugan na pareho kayo ng makukuhang 25 questions. Ano nga, pick at random, eh, no. Kaya, pagkakaroon ng maaaring may mga ibang questions na pareho kayo, pero hindi naman yung buong 25. Opo. And bottom line, kapag natapos ninyo itong seminar at nakapasaho kayo, ang ibibigay ko sa inyo yung certification po, sir, no, yung pong ipapakita ninyo sa pag-re-renew ninyo na lisensya, sir. Yes. At maaaring bigyan kayo ng 5 years or 10 years. Depende naman kung kayo may naka-record na violation or citation, no? At yun ang, kumbaga, yung 10-year license validity, incentive yun para doon sa hindi nag-commit ng violation. Opo. At ang importante dito, ASEC, libre naman po ito, no? Wala pong ihuhugot na pera po ang ating po mga tsuper. Yes, so yun. Although, halimbawa, kung hindi kayo makapag-antay sa, kumbaga, hindi nyo maantay yung availability ng DEC, no, dahil puno, no, pwede kayo magpunta sa accredited driving school. Kaya lang, may bayad sa driving school. Isa pang gusto kong emphasize, yung 10-year valid license, ang babayaran yung halaga, kasing halaga din yung 5-year license. Kaya yung sa 10 years, parang incentive nga ito na sumunod sa batas traffic ko para ma-enjoy mo na mas mahaba yung driving privilege. So yung pong renewal, pareho pa rin pong proseso, sir, no? Basta may dagdag lamang po ito yung certification pro after your CDE exam. Yes. Okay. Sige po. Siguro, ang inyo pong huling mensahe na lang po sa ating pong mga motorista with regards po dito sa inyo pong ginagawa pong programa para at least maayos po natin ang ating pong kalsada at ating pong batas traffic po. Ayan. Go ahead po, Asa. Gusto ko rin ipaalala, no, na huwag silang manganda yung, kasi itong validity, maaaring isipin nila, wala silang time kumuha nito. Yung validity ng inyong lisensya, halimbawa, yung October, in-extend ito hanggang December 31, yung November hanggang January, yung December hanggang February, and so on. Kaya within that day na dapat kayo mag-renew at dun sa extension, meron namang sapat na oras para kunin nyo yung CDE. Kaya again, sana wag silang kumbaga magamba, no? Kasi tulong na rin ito para ma-remind tayo ng ating dapat na asal pag tayo nag-drive at mga traffic rules and regulation na dapat natin sundin. Kaya again, isa pang paalala, wag silang maniwala doon sa mga nag-o-offer online, nag-o-offer ng mga fixer, no? Walang yung maitutulong po sa kanila. Baka magkaroon sila ng problema, hindi pa nila ma-enjoy yung pag-drive as a privilege. Maraming salamat, Alex. Thank you po, ASEC. Good luck po, sir. Thank you for your service po. Salamat po. Si Assistant Secretary Edgar Galvante po, ang hepe ho ng Land Transportation Office o LTO. Okay, magbe-break lang tayo. 6:57 na po na umaga. IC sa alas sa East, kasama si Alex Santos. One minute, ito, humahabol po si Amanda Polinario. O, nakahabol ka pa, Mama Amanda. O, ito, habol rin po. Speaking of habol, may habol pong balita si Patrol 5, IIU Pangko. Kuyang, go ahead, Kuyang. Baring Alex, magandang umaga sa ating mga kababayan. Dinubli na ngayon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ang nilaang doses ng COVID-19 vaccine sa 6 na district hospitals. Ito ay para sa pagsisimula ngayon ng pagbabakuna sa lahat ng kabataan na may edad 12 hanggang
ilang 17 anos. Nasa tigil 500 doses ng bakuna kontra COVID-19 ang inilaan kung saan magsisimula ang pagbabakuna ng alas 7 ng umaga at magtatapos hanggang alas 4 ng hapon. Nabatid na umabot na sa 3,474 ang bilang ng mga kabataan na naturukan na ng bakuna habang nasa 51,551 ang bilang naman ng mga nakapagparehistro. Muli namang ikakasa ng Manila LGU ang COVID-19 mask vaccination para sa mga kabilang sa A1, A2, A3, A4 at A5 priority groups na tatanggap ng kanilang first dose. Gagawin ito sa 45 health centers ng lungsod ng Manila mula District 1 hanggang District 6 na may tig 200 doses at sa 4 na mall sites na mayroon namang tig 500 doses ng bakuna. It is patrol number 5. Ay, yung pangkunag-unat, siyempre naman ito ng lakas, DWIC. Thank you, Kuyang Ayayupangko. Oy, wala na tayo oras. No? Susunod na po mga balita sa IZ Balita Nationwide. Kasama ko po dyan si J. Mark Dagalo. Uy, maraming salamat po ha, sa mga sumubaybay nito sa ating pong programa, sa ating pong mga nasa DWIZ 882 Facebook page, si JAT, si SEI Palatiu Pasig, Joey Guevara, si Rinaldo Litosquen, si Don Pulube, Efren Cabase, si Air Famicida Sarda, ang hirap ng pangalan. Si Lindon Esparagosa, good morning. Si Guard Serabani, Marilu Salvatera, Dec De La Cruz, si Edita Mandane, good morning po. Bisayang Luspad, at si LMX. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa itong impilan DWIZ. Okay, ito na po, mensahe po ni Boss Edgar Camangon. Sabay-sabay po natin basahin, a simple reminder. Don't get tired of doing what is good. Don't get discouraged. And don't give up. For you will reap a harvest of blessings at the appropriate time. Think good, think God, and thank God. Please stay safe. God bless you all. Thank you so much po, Boss Edgar Camangon, aming pong chairman dito po sa Aliu Broadcasting Corporation. Maraming salamat po sa inyo pong support po, Boss Edgar. At kay Ma'am Sharon Tan, good morning rin po. Okay, susunod po mga balita sa IZ Balita. Bye for now. Ingat kayo. IZ sa alas 6.